Hi, this is Lady X once again, and welcome to my vlog. Our vlog for today is trivia po sa ating wallet. So, bakit ako nagkaroon ng wallet na collections or collection, wallet collections or whatsoever? Kasi nga, may trivia ko dyan. Kasi nga, may tinuro po sa akin ang ano, yung customer ko, yung hapon po, kung bakit kailangan mag-change every year ng wallet. So, kaya naiipon yung wallet ko. So yun na nga, kaya naiipon siya, andito yung mga wallet ko. Pero, kaya ano siya, kasi ingat din kasi ako paggamit ng wallet, kaya bago pa siya tingnan. Talagang ano, talagang hindi siya luma. So yun na nga, tapos ipapakita ko rin sa inyo kung anong mga collection ko na wallet. And the rest kasi is pinamigay ko na yung mga noon pa na naipon ko na wallet. Kasi nga, every year ako nagpapalit. So, yung ang nagsabi sa akin na hapon is, kailangan daw, bago magbagong taon, bago mag-end ang year, kailangan may bago ka ng wallet na ipapalit mo para sa panibagong taon. At kailangan daw na magtira ka ng paper bill, kahit maliit na paper bill daw sa iyong wallet, at huwag daw maubusan kasi nga, mamalasin ka daw. So, kaya paano, kung anong pinakamalit ba na paper bill sa atin, sa peso, ganon. Kung 20 pesos or 50 pesos, ganon. Kailangan mga ilang piraso, kailangan mayroon ka lagi sa wallet. Kasi parang hindi daw malungkot. Parang mabilis daw ang pasok sa iyong wallet. So, yun ang pinaka-trivia doon. Tapos, para daw maganda din ang ano daw, ang pasok din sa'yo, kailangan mag-change ka every year kasi hindi mo alam kasi mayroong iba na niwala na, ay, itong wallet to, swerte to sa akin. Kaya forever nilang ginagamit. So, mayroon na sa mga hapon naman, yung ibang hapon na nagsabi sa akin na kailangan bawat taon magpalit ka kasi hindi mo alam at saka kailangan nga. At saka yung isa pa, yung resibo kapag mamimili ka sa grocery or sa mag-shopping ka sa ibang kahit ang mall, huwag ka maglagay ng resibo sa wallet mo. Kung may resibo ka, kailangan ibukod mo yan. Huwag isali mo doon sa wallet na kasama ang pera. So kung kailangan ko, anong laman ng wallet mo is kung pera lang at saka credit card, yun lang yun. At mga ID or any IDs, mga valid ID mo, yun lang ang laman ng wallet mo. At saka, talagang wala talaga yung resibo talaga. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga collection ko sa ano. Kung yabang mo. Hindi kasi, may share ko lang at saka magkaroon lang tayo ng trivia sa aking ano, wallet collections. Kung bakit naiipon siya, tumami siya. Kaya, kasi nga, nag-change ako every year. At saka kailangan ingat tayo sa paggamit ng wallet para bago pa siya tingnan. Kasi pili mo lang ulitin yun eh. Pili mo siyang i-ano, diba? Sa sunod, pag nagsawa ka, sa next year, pag wala kang mabiling bago, so maghanap ka doon sa mga collection mo para yun naman ang gamitin mo ulit. At least, as good as new pa siya tingnan. O, diba? So ito naman is yung kung anong ito is year ano to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito naman is ito yung 7 years ago, 2015, this is my Gucci, ayan. 2015, ito po siya, ayan. Kailangan ano talaga siya. O di ba? Kasi nga ingat ako, kaya kailangan bago. Diba? So kailangan lang talaga ano siya, ingat ka sa pag-ano. Tapos ito naman yung ano, yung 2016 ko, itong Michael Kors. Ayan, wala kasi siyang box. Ito yung Michael Kors ko. Yung ano. Meron pa mga card ng ano, sa card sa hospital. Basta sinabi ko wag lang resibo. 'Di ba? Pero maganda pa siya. Mahilig kasi ako sa mahabang wallet.
And then this is 2017. Itong MCM na limited edition po. Itong MCM na limited edition. This one. And then here's my 2018, itong Louis Vuitton ko na binili na sa akin ng actually mayroon pa siyang at saka pinalagyan pa ito niya ng ng initial ko. Ayan, may initial pa yan siya. Kasi kapag bumili ka sa store talaga ng Louis Vuitton, free siya na palagyan ng initial ng pangalan mo para ano. 'Di ba? At in bago pa so mga collection ko. And then 2019, ito nagbumalik ako sa Michael Kors. Ayan, 2019. Ito yung 2019 na Michael Kors ko. So as good as new bag, parang talaga siya kasi ingat ako. Diba? And then here's my 2020. Ito yung Prada 2020. So nagkaroon tuloy ako ng wallet collection ko. Yung Prada, medyo unisex to siya. Ayan, may card pa siya. I-share ko lang sa inyo kung bakit ako nagkaroon ng wallet collection kasi nga yearly ako. Sabi ko kayo na yearly ako nagpapalit ng And then 2021, ito na yung yung guest na ginagamit ko until now 2022. Hindi ako nakapag-change this year 2022. Kasi nga dahil sa pandemic 2022, parang hindi ko naisip, sabi ko ituloy-tuloy ko na lang muna. Sabi ko ganun. Which is nagandahan ko, gusto ko naman yung kulay niya sa guest. Guest lang mura lang sa guest store ko binili. Tapos gusto ko kasi ang niya, ang kasi yung compartment niya, tapos meron pa siya dito ganyan. Gustong-gusto ko siya. So maganda pa siya at gusto kong kulay. So yun lang guys, yung mga collection ko sa wallet. So yun nga, trivia ko lang yan sa inyo kung paano para maganda ang pasok ng sa atin, di ba, yung pera. Basta huwag mag-iwan ng any kind of resibo sa mga galing sa pamamili. Huwag maglagay sa wallet, ibukod mo yan, huwag mong ihalo sa pera. At kailangan magtira ka ng paper bill kahit yung pinaka small amount na paper bill na halimbawa sa akin ito, hindi talaga ako nagano, kailangan nagtitira ako talaga. Kailangan ito ang pinaka small amount ng paper bill dito sa Japan. So kailangan mga ilang pirasong ganito, kailangan maglagay ka talaga sa pitaka mo para maganda ang pasok, di ba? Para maswerte lang, hindi malungkot. Kumbaga, madaling salita, hindi malungkot ang wallet. Kasi pag nagbubukas ka ng wallet mo, tapos wala kang makikita. At saka, tayo sa paggastos naman. Kung kumita ka ng 1,000, tapos gumastos ka more than 1,000 pag ginastos mo, kailangan magtira ka naman. Ako kasi, 60% ang ilalagay ko sa wallet and then ang 40% sa kinita ko is yun ang magagastos ko. Kailangan huwag lumagpas ang ginastos mo sa kinita mo. Diba? Kailangan mag-ano lang talaga. At saka, bukod sa paglalagay mo sa wallet, kailangan may savings ka sa banko. Either meron ka sa banko, meron ka sa wallet. Pero para huwag malungkot ang ano, kasi pag pinag-usapan natin dito is ang trivia about sa wallet, kung bakit nagkaroon ko ako ng wallet na collection is dahil nga, yun nga sa pamamahiin at paniniwala na tinuro sa akin ng mga hapon na kailangan every year is magpapalit ako ng wallet. Kailangan yung bago mag-ilang year, bagong taon, bagong wallet. At saka kailangan may pampaswerte, nalagyan ng pampaswerte para maganda ako. So, ganun lang yun.
kaya naipon eh. Hindi ko alam, hindi ko naman sinasabi na ano, malay natin, no? Darating ang panahon, pag dumami pa to, may paparaffle natin. So, ay, hindi, meron pa pala ako. Parang, alam ko, may Chanel ako na ano. Wait lang, hanapin ko yung Chanel. Sorry, nawala na pala yung Chanel ko. Naibigay ko na pala yung Chanel ko. At saka yung, ano, yung Victoria's Secret ko na wallet noon, binigay ko rin kasi hiningi. So, ganyan ang pag hinihingi sa akin. Pero, ngayon, as of now, huwag muna kayong manghingi. Charot. So yun lang po guys ang ating trivia na sa ating sa bakit magkaroon tayo ng wallet collection, at saka ingatan natin na para maganda pa rin ang ating paggamit para hindi magluma, 'di ba? Kailangan ingat tayo. Kapag ingat ka sa gamit mo, maganda rin ang pasok, 'di ba? Kung burara ka, burara din ang pagpasok sa parang din. Kailangan maganda lahat para maganda ang flowing. Diba? Ganun yun. Oo. Maniwala kay sa akin. Kailangan talaga bagong taon, bago ang wallet. At kailangan, kung pwede, ang sa akin na, kasi diba yung may picture sa pera, yung may ulo. Kung pwede pagpasok ng ipauna yung ulo. Ewan ko, iba-iba tayo ha, pero sa akin yan. Pero naniwala naman ako at kahit paano. Pero nasa atin pa rin yan. Kung gusto natin magsimikap, kung gusto natin magkapera, magtrabaho po tayo at magsikap tayo. Yun lang naman yun. Kasi nga, kahit sabihin mong may bago kang wallet, may bago kang pero bakit walang pumapasok na pera? Kasi nga, hindi ka nagsumikap, hindi ka nagtrabaho. So, nasa iyo pa rin ang pagsisikap pa rin talaga at pagkatrabaho ng maigi talaga para may mapasok din ang maganda. Hindi tayo magbe-base na meron kang bagong porket may bago kang wallet, sisirtiin ka na. O, di ba? Ganun lang yun. So, yun po ang aking trivia sa aking wallet collection ko at sa aking So, God bless everyone at magandang salamat. Maraming salamat at magandang buhay sa ating lahat. Bye! Thank you! Maraming salamat sa pag-watch. At don't forget to subscribe and like and comment below kung anong may comment nyo. And share nyo na din, di ba? At kalimbang nyo na para ma-update kayo lagi sa aking mga bagong video na i-upload. Okay? This, once again, this is Lady X and I love you all. Bye!